Gagaling nga naman. Loko ka. Okay lang. Okay. So guys, kuha na kayo, no? Eh, pareng Lobelito sa dagat. No, PM nyo lang siya, no? Ito, perso. So, yung mga commercial ring, meron din siya. No? So, magandang umaga guys, no, ng Huwebes yata to. So, welcome back to Lockstar Loop TV. So, ngayon, magkukan tayo, no. Nagmalipad na tayo ng mga panglaban natin, no. So, may gagawin lang ako at hindi ko natapos kagahapon yung paglilinis itong atukaan, no. So, napaka-importante guys na yung patukaan ninyo eh malinis, no? Lalong-lalo na sa mga panlaban natin, no? Para iwas bulate. So, nagpalipad po ako eh. Mamaya pagdapo niyan, mamaya-maya hindi na naman bukang po 'yan, no? Lilipad uli 'yan. 'Yun na po yung pinakamatagal nilang lipad. So, saka tayo magpapakain at bibigyan na rin po natin sila ng tubig. So ngayon maglilinis ako. Pero hindi po yan yung topic natin guys. So yung topic natin, no, yung tinanong ko sa Facebook, kung alin ba ang sistema na maganda, yung sistemang natural o yung sistemang gagamit tayo ng mga supplement, no. So yung iba, hati-hati yung kanilang mga opinion, no. Hati-hati yung mga opinion nila. Iba natural, iba balance, yung iba gumagamit talaga ng mga gamot. So wala po akong kung dyan, no? Hindi po ako against dyan, no? Sa mga sistema nila. So yun nga lang, nung tinanong ko kung naipanalo na po nila yung kanilang mga sistema, no? So ilang beses nilang naipanalo yung natural system at yung mga yung sinasabing herbal system, yung sinasabing gumagamit ka ng mga supplement system, no? So bali sa akin, tatlong category ko po yung kinakategorize yung sistema. Kasi yung iba gumagamit ng herbal, ibig sabihin hindi po yun yung natural, no? Yung natural po yun yung gagamit ka ng tubig lang na plain, pagkain lang na plain, wala ka pong ihahalo. Ngayon, kung gusto mong gumamit ng herbal, so syempre, herbal din, may herbal sa patoka, may herbal din sa pagparte sa tubig, no? So, kung synthetic naman, o yung mga gagamit ka na ng mga supplement ang gawa ng tao, ganun din, no? So, kailangan kung bibigay ka sa patoka, kung bibigay ka rin sa tubig, no? Ang purpose nun, kaya doon din dinadaan guys, para hindi po kayo hawak ng kalapati ninyo. So, alin po talaga yung maganda, no? So, sa loop nyo ninyo, sa pag-alaga nyo ng kalapati, doon nyo po talaga malalaman, no? At kayo po talaga yung makakatuklas ng sistema na gagamitin ninyo. So, syempre, hindi masamang makinig sa mga fancier, no? Lalo na yung mga nagpapanalo, pero hindi po talaga sa inyo ituturo talaga yan ng 100%. So siguro tuturuan kayo o 55%. Kaya nga kagabi, nag-usap nga kami ng tropa na naglalaro sa PXA, yung ibon niya daw medyo mabigat, tapos matigas daw yung katawan. So bakit, no? Dapat ang magandang katawan ng kalapati, bukang-buka, tapos magaan, no? So, bakit ang dami nasisira parte dyan? Kasi nga, yung dahil yan sa patuka, no? Sa patuka. So, saka na natin na kuha na yan, yung parte sa patuka na yan, para yung kalapati nyo malaki, parang bulak, no? So dito muna tayo sa sistema.
So sa akin kasi, para sa akin guys, sa panahon ngayon, dati, no? Para for your information, no? Dati, ito naglilinis ako guys, no? Dati, pwede yan, yung sister, yan na, ulan na. Nabuhutan na naman ako ng ulan, inuubo-ubo pa ako guys. Dati yung sistemang natural, pwede po yan kasi ang karera ng kalapate, hindi po ganun ka dami pa yung kumakarera ng kalapate. Ibig sabihin po, konti pa lang, no? Kaya, okay lang na yung sistema mo, natural, no? Kumbaga, less stress pa sila. So, pwede kang gumamit ng mga herbal, no? Para sa mga iyong mga kalapate. Kaso nga lang, hindi ka agad, kumbaga, hindi ka agad sila makukondisyon ka agad o hindi makaka-recover ka agad. Kasi nga, mabagal po yun. Unlike na, ako kasi, pagka, unlike sa mga may synthetic ka, yung may mga gamot ka talaga, concentrated, ayun, madali po sila makarecover. Ako po kasi hindi po ako nagpapaniwala ngayon sa mga natural, herbal, although gumagamit ako niyan ngayon sa mga stock bird ko yan. Pero pag talaga naglalaro ako, talagang gumagamit po talaga ako ng mga gamot. No? So, yun nga, sabi nga ni Eseng, ni paring Eseng Daluba, sasabi ng Pumet nga, huwag ka maniwala dyan, yung natural at saka yung mga control na yan, hindi totoo yan. So, maski siya, no? Kasi yung tao na yun, guys, kwan yun. Talagang, yung masasabi ko yung karatsyahan din yun, no? Siyempre, gusto niya rin na matuto yung mga ibang mga panser. Kaso nga lang, yung iba nga, matitigas pa rin yung ulo, no? So, sabi ko nga sa inyo, kayo po mismo sa loop ninyo, doon po kayo mismo, doon nyo po makikita o doon po kayo matututo, no, kung paano yung mga gagawin. Doon nyo rin maobserbahan kung ano po talaga yung maganda, no? So, kagaya yung tinuruan ko, no, na si Christian, no? So, although na tinuturuan ko siya, marami pa siyang natutuklasan na dapat niyang gawin, no? So, may mga advantage, disadvantage pagdating, pagkuhan. So, ang kagandahan nun guys, nag-oobserba yung kaibigan natin na si Christian, no? Na taga Kalamba. Ang kagandahan, hindi na po siya masyado nalalagasan ng ibon, no? Kumbaga, kahit papano, talagang lumalaban na siya guys, no? Yung mga nakaraang race niya nga, nag-overall champion na rin siya, no? Nakakapagpauwi na siya hanggang last. So, yun po yung kagandahan. Inuubo pa ako, no? So, umulan na. Bawal akong magpakuan, no? So, kayo po. Kayo po ang nakakaalam niyan kung ano po yung gagawin ninyo. Kasi yung iba kasi talaga, kaya sinasabi ng natural o herbal, wala po talagang pambili ng mga supplement kasi sa mamahal. So, sa dami ng nilalaro, hindi po magawang supplyan yung kanilang mga kalapate. Kaya po, ini-encourage ko kayo tuwing lalaro po kayo ng kalapate. Wag po kayo laro ng kalapate. Ang maganda kung wala kang talagang source na kukuhanan ka agad ng mga supplement, mag-ipong ka muna ng mga supplement bago dumating ang karera. So kumpleto ka na, no? Magmula sa mga gamot, ganun, kung ano yung gusto mong ibigay sa iyong mga kalapate. Huwag po yung nandyan na yung mga kalapate, naglalaro ka na, saka ka pa yung naghahanap-hanap, lalo pa pagka malayo yung lugar ninyo, no? Hindi, kumbaga yung bilihan ng gamot napakalayo, so hindi po pwede na wala ako, ganito na lang yung ibibigay ko. So tandaan niyo, isang pagkakamali niyo sa pagbibigay ng gamot. Di bali na magdagdag kayo, wag lang kayo magbabawas, tandaan niyo 'yan. So hindi, ang ibig ko sabihin, hindi na pwedeng mawala sa sistema nila yung mga supplement na ibinibigay ninyo. So hindi rin po pwede, no? So ngayon ko sasabihin sa inyo, hindi po pwedeng sinasabi ng natural. So dati natural, no? So, kaya umuwi ng ibon ninyo kasi nga, sabi ko nga, ulitin ko, o konti pa lang yung naglalaro ng ibon. Hindi siksikan, nakakain mabuti. Pero
ah, grabe na, no? So, kung hindi matindi yung pagkakakondisyon ng ibon mo, malamang hindi na makakalipad sa sobrang siksikan, sa sobrang stress nila. So, nakikita nyo naman yan sa inyong mga dalawang mata kung ano yung itsura ng ibon ninyo pag niload ninyo, no? Talagang kawawa, no? So, ang club ngayon, wala silang pakialam kung gaano karami yung isisaksak nila na ibon. Unless, kasi bayad, basta may bayad, wala silang pakialam dyan, no? Bihirang owner club na nasabi may limit yung isang crates na dapat pagka nasa limit na hindi na susuksukan ng iyong kalapate. Kaya po, sa totoo lang, dito sa Pilipinas, kaya po super extreme tayo, no? Yung mga kalapate natin, nagtataka kayo kung bakit, no? Hindi nakakauwi, no? Maraming hindi nakakauwi ng kalapate. Siyempre, pagod, no? Hindi nakakakain sa truck, hindi nakakainom ng tubig sa truck, o anong gagawin natin? Makakalipad ba kung kayo tao, no? Walang kain-kain sa loob ng isang araw. Anong gagawin ninyo? Maghanap kayo ng tubig, maghanap kayo ng putoka. Ang problema, kalat na sa buong Pilipinas yung pangangarera ng kalapate. Halos ang dami ng angarera. Bawat lugar may club na, no? So, hindi na, wala naman yung iba dyan. Walang pera para pambili ng kanilang mga kalapate. Kaya nagbabakasakali sila, no? So, ayan guys, umulan na. Tapos na rin akong mag. Ito. So, tatapong ko itong pinaglinisan to, no? So, ayan guys. So, ang aras ngayon ay mag-alas 6 pa lang ng umaga, guys, no? So, nakapaglinis na ako ng patukaan, no? So, may bibigyan lang ako, no? Ng maaga yung nagsusubo ko ng kalapate. So, ganun lang guys, no? So, yung iba, mapapayo ko lang sa inyo. Kumuha din kayo ng mga mentor ninyo, yung magtuturo sa inyo. So, dapat yung magtuturo sa inyo ng pagkukondisyon ng kalapate, yung mga sistema, yung mga willing, no? Kasi yung iba kasi pagre-replyan lang kayo kapag bibili kayo ng kalapate, no? So, masakit man isipin o masakit man sabihin. Pero pag walang mapapala sa inyo, hindi kayo re-replyan. Bakit kayo bibigyan ng sistema na maganda na subok na nila sa kanilang pangangarera? So, ang lalo na yung iba sinasabi, eh magpakahirap ka. Huwag yung tawag nito, para ka nalang, baga kakarera ka tapos may sistema ka kaagad. So, paghirapan mo yun, no? So, yung iba, ganun talaga ang katwiran. So, wala tayong magagawa dun, guys. Kasi yun ang nila. Yun ang gusto nila. So, maganda rin yan para matuto kayo at makagawa kayo ng sarili nyong sistema. No? So, pag-aralan nyo lang mabuti. Magbasa-basa lang kayo. Huwag kayo titigil. So, yan po yung isang key. Isang susi para kayo po ay manalo. Eh, huwag po kayo titigil sa pagtuklas at sa kalapati naman guys, mangoleksyon lang po kayo ng mangoleksyon. Huwag po yung nyari, huwag po yung tawag nito, yung kasabihin ninyo tama na to, itong kalapati ko. Huwag po ganun, no? Mangoleksyon po kayo kasi baka mamaya yung kinoleksyon yung ibon at saka ibon yung hawak, magblend, makakuha po kayo ng tamang pairing at doon po kayo manalo. So, tatandaan ninyo ang pagkakalapate o yung pagpe-pairing ng kalapate. Although na, parehas po silang champion. Champion to champion, pinag-uusapan nga namin ng mga kaibigan ko. Hindi pa rin po nananalo. No, wala po rin pong panalo. So, yung kalapate, magpapaligo sana ako. Naka-schedule sila para paligo. Ngayon, nandun na sila, naliligo na sila. Ako bawal magbasa, bababa na ako guys, mamaya pa ako magpapatuka. No, pagagalitan na naman ako at inuubo ako. No? So, ganun lang guys, no? So, ilang minutes na, 14 minutes. So, welcome back to Lakstan Loop TV. So, maraming salamat sa mga sumusubaybay. So, magtanong lang po kayo, no, kung ano yung mga problema ninyo sa inyong mga ibon. So, sana maglilipat tayo ng SDR. Sana
magbunga yung paghihirap natin na ilang buwan. So ako guys, hindi po ako naglalaro ng alanganin, no. So sabi ko nga sa inyo, nag-iipon ako ng pera, nag-iipon ako ng mga supplement para at least wala po akong kan maging problema. Tsaka kumukuha po ako ng financer bago po ako maglaro. So kung tatanungin nyo, may pera ako? Wala. Wala akong trabaho, no. So gusto ninyo, sponsoran niyo ako. So magandang umaga sa inyong lahat. Sana nakapagbigay na naman ako ng konting tips sa inyo, lalong-lalo na sa mga newbie. So God bless you. God bless you guys.